Iwalay na sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Kuya, ako sa tayo niya, kay Richard at kay Sara. Eh, dito naman tayo, kuya. Ano ba yung kay Kimcho at kay Sian? Sinunan niya ba sila? Eh, yun lang naman yung narinig natin. Yun lang naman yung narinig na naman yun, kuya. Parang cut niya yung breakup lang yun, kuya. Nakapanood nitong si Miles Ocampo yung video sina Andrea at Elijah. Alam mo kung anong ginagawa sa video? Ano? Puta! Ay! Ano ba yun? Napakagrabe naman. Napakamura. Hello mga kapi! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! At ito naman po si Pampa O at si Onchi Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilip sa amin. Chichi ka mo na! Dali! Namimiss na nila yung kanta natin. Oo nga, eh alas stress na paano. Kaya mga, kaya hindi po kami makakanta kasi tayo. Alas stress. Gigising na na may anak ko. Ano ba yan? O anyway, naku, mainit na pinag-uusapan talaga, ano? Pag si Tita Annabel talaga yung rumipeke, ang bunganga, Diyos ko. Asahan mo na, ang daming mga nagbubunyeng mga reporter, mga vloggers, kasi talaga lahat yan nakatutok. Oo. Ay, teka lang, iba't ba siya ang tinututukan? Eh, yun na nga, hindi ba? Dahil nga, karamihan ng mga netizen ay nagtataka. At parang kinukonclude na nila na hiwalay na sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Pero hindi naman kinukonfirm yung Tita Annabel, di ba? Hindi. Kasi sabi ni Tita Annabel sa kanyang post, no, 2 days ago, ay kung kaya lang daw niyang magsalita para mapahiya na ang mapahiya at kung sino man yung lalabas sa kontrabida, definitely hindi raw siya. Eh, pinipigilan lamang daw siya ng kanyang lawyer. Lawyer na? Oo. So, ibig sabihin, meron ng kaso? Ay, hindi natin alam, ano? Baka may pinapaayos sa lawyer. Alam mo, pag may mga lawyers naman na involved dyan, eh, may pinapaayos lang silang mga dokumento or whatever. Baka kuya, pinag-uusapan yung conjugal properties kasi mag-iiwalay na nga. Uy, grabe ka naman makaano naman. Siyempre, may lakad ka ba, Brenda? O, baka may lakad ka, may nag-aabang na angkas sa'yo dyan sa labas. O, madaliin muna ito. Alam mo, dito, no, hindi naman parang kusga natin si Richard or si Sara Labati. Di ba? Sa isyong ito. Pero kung may lawyers nang involved dyan, aba, hindi natin alam. Baka nga, may kaso, may sasampa, kanino, at anong klaseng kaso ang isasampa? Yun naman ang tanong natin kung may lawyers nang involved tulad ng tinura ni Tita Annabel. Oo, kasi nga sa puso si Tita Annabel, oo, parang meron siyang panawagan na tigilan na yung mga nagpapakalat ng mga fake news. Na parang pinapalabas na siya yung dahilan. Siya yung dahilan o yung anak niya ang dahilan. Oo. Eh bakit kuya? Ano ba yung mga lumalabas? Ayun nga, yung mga lumalabas daw na dahilan na keso, binubugbog daw ni Richard Gutierrez ang asawa niya. Kaya humingi na raw ng tulong si Sara Labati sa kanyang mga magulang para siya yung kuhain o kaunin o isalba. Tapos may narinig pa tayo na nagiging violente raw si Richard Gutierrez kapag nalalasing. Kaya nadyo-jombag daw si Sara Labati. Tapos meron naman tayong narinig mula kay Tita Annabel na magastos daw kasi si Sara. Eh, trabaho lang naman daw ng trabaho itong si Richard. Tapos hindi na natin alam tuloy ang dahilan kung ano ba talaga. Kasi sari-sari na ngayon naglalabasan eh. Ay, meron pa isa na yung narinig na. Ano yun? Sabi siloso daw si Richard Gutierrez. Eh, parang normal naman yata kung siloso. At saka, di ba minsan konting selos nakaka-ano yun? Nakakababae. Oo. Ha? Pero wala lang fisikala na. Oo. Jowa mo, seloso, kada selos, jombag ka. Siguro naman na in time ay masasagutin ito ni Richard, no? Yung mga spekulasyon na ito na kapag nalalasing siya, eh, nabubugbog si Sara. Kasi unfair sa kanya yan. Oo naman. Yung balita na yan, ano? Parang Andrea, tinuturo si Andrea na third party. Pero hanggang ngayon, wala tayong marinig mula kay Andrea. Kundi pa sa salamat sa nanay niya na nagtatanggol sa kanya. Pero wala siyang direktang sagot kung
yes or no, may kinalaman ka ba sa split up? O ito naman kay Richard, kung hindi ito sasagutin ni Richard, posibleng ang dahilan niya ay bakit ko kayo papatulan for as long as I know the truth. Pero sabi ni Tita Annabelle, di ba? Mm. Hintay lang kayo. Eh, oo. Mag-enjoy daw ang buong mundo pag siya na yung nagkwento. Oo. Diyos ko, kilala mo naman si Tita Annabelle, di ba? Talagang pagdating sa pamilya. Oo. Oo, siya yung haharang ng bala. Mm. Ganun si Tita Annabelle. At saka na, sabi din ni Tita Annabelle, kung siya ayaw niya maghiwalay yung dalawa para sa mga apo niya. Oo. Kung siya yung masusunod. Oo. Dahil mag-asawa pa rin naman niya si Richard at si Sarah, no? Mm-hmm. Bigla ko tuloy naalala yung ano, yung ang sweet seat nila, di ba? Pag sila yung nagkikiss. Di ba sana all lahat na ano? Sa IG. Napasana all nga yung iba, di ba? Nasa yate, nagkikiss. Nasa ano, diba? Beach, nagkikiss. Correct. Kaya parang, ha? Paano bubugbugin si Sarah nito? Mm-hmm. Ha? Parang malalasing si Richard tapos pipisikalin si Sarah. Parang nag-aantuloy ako eh. Parang, ay, alam mo yung mga ganito. Unfair to kay Richard. Kaya dapat masagot ito in time ni Richard Gutierrez. Mm. Pero syempre, yun ang mga ibinabato kay Sarah na magastos siya at merong iba na rinig natin na into drugs. Uy, huh? Unfair yun ha. Huwag ganun. Oo. Kasi meron pa tayong narinig na pag nagsalitaro si Sarah Labate, humanda si Sarah kay Annabelle, Rama. May mga ganyan. Hoy, kuya, nananakot si Tita Annabelle? Hindi, gaga. Huh? Yan lang yung mga naririnig-ririnig natin. Naku, kuya, ayang ka naman sa narinig lang natin. Sobra ka. Baka naman, kuya. Idol, hindi naman. Siyempre, alam mo, mahirap para sa atin, ano, lalo na nakikimarites lang naman tayo. Hmm. Di ba? Katulad ng mga netizen ngayon, gusto nila ng sagot mula sa magkabilang kampo. Hmm. Kung gaano katotoo yung mga lumalapas. Correct. Pero kinonfirm na ni Tita Annabelle na isang buwan nang nasa kanya si Richard. Oo. So, hindi talaga magkasama yung mag-asawa, no? Kasi mayroon pang Asian, di ba, na natapos sa rollout ni Sarah Labate yung mga palabas sa Netflix. Hmm? Oo, parang gustong magtrabaho ni Sarah, parang gusto niyang kumawala naman, eh hindi, sobrang higpit doon ni Richard. Dito ka lang sa mga bata, ako magtatrabaho, may ganyan pa. Kaya sari-sari eh, hanggat hindi nagsasalita ang magkabilang kampo tungkol sa isyong di umano yung hiwalay na sila, sari-sari pa rin yung mga maglalabas ang mga dahilan kung bakit sila naghiwalay. Hirap-hirap, Nay, ha? Parang deja vu. Oh, anong deja vu dyan? Dati may ganyan din tayo. Tapos yung pala totoo. Uy, huwag kang ganyan, ha? Talaga mahirap talaga mag-explain. Mahirap pa kayo sa sa ganitong usapin. Oo, oy, naman. Hayaan natin sila. Mm-hmm. Kasi kanya-kanyang mga batuhan, eh. Hanggat walang naglilinaw, hanggat hindi nila sinesettle, lalo na mag-asawa yan, ano? Pag yan nagbate, nagkaayos, at naging okay ulit sila, oh. Ang maiiwan dyan, pag tinampihan mo si Richard o si Sarah, yan, kayo yung maiiwan. Kaya maghangad na lang tayo na sana ay maayos nila yan para na rin sa kanilang mga napakagagandang mga anak. Oo nga, ang pupogi. Diba? Oo. Yun ang mahirap pag-usapin mag-asawa, may anak na involved kasi na yun. Correct. Oo. Kuya, tapusin tayo niya kay Richard at kay Sarah. Oo. Dito naman tayo, kuya. Ano ba yung kay Kim Chiu at kay Sian? Hiwalay na ba talaga sila? Ay, oo nga, Nay. Para may utang akong explanation sa'yo lagi. Kung makapagtanong ka ng ganyan. Bakit, Marina? Parang ikaw daw kasi yung may alam. Hindi. Siyempre, narinig lang naman natin. Pati na kami ni Kim Chiu, ha? Utang. Huwag niyo na kami pag-awayin. Hindi, yun lang naman yung narinig natin. Naku, yun na naman yung narinig yung kuya. Parang cut niya yung breakup lang yan, kuya. Ayaw ko nang magsalita. Diyos ko, binibigyan niya ng mali siya. Pero alam mo, Nay, ang dami naniniwala na hiwalay na sila. Yun nga din nakakarating sa akin. Naku, kuya, tigilan mo ako.
Kung hindi narinig, nakarating. Sana ba ako lulugan? Ay, Diyos ko po. Eh kasi nga na, eh, di ba, yung ibang mga netizen, may mga nakapansin daw na ibang mga vlogs ni Sian Lim na kasama si Kipcho, eh, inalis na. Pero chinek ko kanina yung YouTube ni, ano, Sian Lim, andun pa naman yung iba. Andun pa naman pala, Diyos ko naman. Chinek mo maigi. Ay, kasi hindi ko memorize, di ba, kung ano yung mga nawalang post. Pero yung mga matanglawin ng mga netizens, sinabi nila, may ilang posts daw na hindi na nakikita ngayon dun sa YouTube ni Sian Lim. Ay, baka mga maloy, sa YouTube ni Sian Lim, sila pa rin. Pero sa totoong buhay, wala na sila. Diyos ko, pagpahamak na naman ako kay Mrena. Ano ba yan? Pero Naya, ang kapansin-pansin, although hindi pa naman tapos ang Pasko, pero diba, meron isang nagsabi sa atin na tingnan nyo, every Christmas season or Christmas break, laging nag-out of the country si Sian at saka si Kimchi. Pero this year, parang wala. O ba hindi ka makakibo? Wala. Diyos ko, ano ba yun? Ano, bakit ba na? Batingin na kami ni Kim Chu. O, hindi, sa totoo lang. Yun nga, actually, isa lang naman ang hinihintay niyan eh. Parang dating Katmiel, ang hinihintay nila ay yung recent photos nila together or video. Ganon din kay Sian Lim at kay Kim Chu. Yung recent photo or video nila together, wala pa rin daw hanggang ngayon. Diba? At parang si Sian Lim sa kanyang mga posts lately ay parang nag-enjoy naman siya sa pagiging ventriloquist. Diba? Yung mga ginagawa niyang mga pang-viral nang wala si Kim Chu. Samantalang si Kim, pagdating sa showtime, diba? Lagi siyang inaalas o inaasar ng mga co-host niya. Oo nga. Oo, lalo na dun sa Especially For You ba yun? Ay, yung mga mag-ex? Oo. Oo. Oo, sabi ni Vice, o ikaw na ang next. Ay! Oo. Totoo ba? So, ibig sabihin, may ex si Kim Chu. Oo nga. Wala siyang current. Yun yung mga sapantahan ng mga netizen. Baka naman ibang ex. Ako naman naniniwala, ano, kapag ready na si Kim Chu, magsasalita na rin yan. Finally. Oo. Kasi ayaw niya munang malin lang yung feelings niya. Ay, eh di ba dati sabi niya tayo yung nalilin lang? nalilin lang po kayo ng mga fake news. Eh, ito naman, baka ayaw lang niyang maramdaman na nililin lang siya ng kanyang feelings. Tsaka, inaalam pa niya sa kanyang sarili o ina-assess pa niya ang kanyang sarili kung kaya na ba niya nang wala si Sian Lim, kaya na ba niya nang sila'y nag-split na si Sian Lim, kung totoo man, at at kanang at, kuya, sasabihin mo lang naman ang kakamabutihan sila ni Aulo Ablino. Hinto ka na. Hinto ka na. Ano? Dino na niya. Ganyan ang katanggapiruan yung Mrena. Pero yun, dapat masagot din ni, ano yun, ni Kim Chu. Kasi yun din ang mga naririnig natin. Nalilink sila ni Paolo Avellino. Ay. hirap na lang sila. Anyway, basta yan lang naman. So at least, dito ha, wala kami kinukonfirm. Yan lang naman yung mga nakakarating-rating sa amin. Hindi lang yan, kuya. Ano at pa? Yan din ang mga naririnig natin. Inulit mo lang. anyway, nako, Diyos ko, ito na. Confirmed to. Ay? Ay, confirmed? Oo, hindi na to basta narinig lang. Totoo ito. Hindi ko lang alam kung i-deny niya. Pag deny niya, paninindigan kung totoo to. Si Miles Ocampo. Dahil nga, yung nauna nating inaibalita na nagkakamabutihan na itong si Andrea Brillantes at si Elijah Canlas. Apa! Nakakaloka. Napanood nitong si Miles Ocampo yung video na Andrea at Elijah. Alam mo kung anong ginagawa sa video? Ano? Puta! Ay! Ano ba yun? Napakagrabe naman. Napakagura. Hindi. Wala lang. Para lang ano. Hindi.
Ano? Nagsusubuan. Ha? Ng ano? Ng... Ay! Ng ano? Spaghetti. Akala ko naman, paano yung sinubo? Kuya? Ano? Pataas mo ka ba? Tanong natin sa sex bomb. Oo, yun daw ha. Talaga? Nakita yun ni Miles. Nagsusubuan sila ng spaghetti. Tapos, hindi ko lang alam kung paanong nakarating kay Andrea na alam o napanood ni Miles yung video na nagsusubuan sila ni Elijah. Oo, alam mo ba? Agad na nag-text kay Miles itong si Andrea. Oo? Ang sabi? Ang sabi sa kanya eh. Ate, sorry, nakakaya sa ganyan pa nakarating sa'yo yung tungkol sa amin. Sana makausap kita. Ay? Alam ko anong ginawa ni Miles daw sa phone. Oo. Pak! Day na to yung cellphone. Yun ang pinarating sa akin ng reliable source ko. Oo. Ano nangyari sa phone? Ay yun, nagkalamat lang ah. Totoo yung screen. Oo. Kaloka. Nabuisit si Miles eh. So ano yun, kuya? Oh. Confirm nga na si Elijah at saka si Bly? Eh, naku, mahirap naman kung ako mag-confirm na sila na hayaan natin silang dalawa ang mag-confirm niyan. Kasi ang alam ko pa, medyo meron pang sumisegue na isa eh. Kay Elijah. Nalilink din kay Elijah itong kanyang gumaganap na kapatid na si Z. Oh. Oo. Na si Daniela Stranger. Oh. Kaya diba dun sa set, nagkakapaksyon-paksyon na. Parang nagkakagrupo-grupo na. Oh. Dahil meron nga ako narinig, parang karamihan daw doon eh, asar kay Andrea. Yan ba? Narinig ko lang naman yun, hindi yun confirm. Pero yung video confirm. Pero syempre, hindi naman para i-judge natin si Andrea. Naku kuya, ayaw yung mga pambawi mo eh, no? Hello? 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 Ay, hindi! Hindi, alam mo, seriously, hindi naman para talaga i-judge natin si Andrea. Hayaan natin siyang magsalita. Ay, naku kuya, huwag na natin lang tayong magsalita si Andrea. Bakit? Ay, Diyos ko kuya, eh, dun nga sakat niya, hindi nga nagsalita eh. Diyan pa kaya? Ay, alam mo, sa plata ka lately, no? Naiipalan sila sa iyo. Pero syempre, open naman ang ating OGTS Showbiz Update para sa panig naman ni Elijah. Kasi baka iba naman yung kanyang basa doon sa mga nangyari na yon. Eh, teka nai, di ba nakaka-badminton mo si Elijah? Ba't hindi mo tanong yung tawagan? Hindi, no. Hindi. Okay. Kasi ang una, hindi naman siya masyadong sumasagot sa akin. Pag may mga tanong ako, hindi ko na tinatry pa. Oo, kasi dati close ako dyan. Oo. Nagbabadminton pa kami. Kumakain pa tayo after diba? Ng badminton nyo. Correct. Ngayon, hindi na. Busy na rin kasi siya. Kay Bly, kuya. Ha? Makagawa ka talaga. Makagawa ka talaga ng punchline ko. Hindi ko alam. Oo. So, baka sa senior high, di ba? Ay, naku, Diyos ko. Oo. Pero ang alam ko, ang kampo ni Andrea at ni Daniela Stranger ay mag-uusap. Oh. Kasi sila yung nagbabanggaan daw sa set ng senior high. Ay, aba, kuya! Oh. Yung karakter nila sa senior high, yun nga yung karakter nila sa taong buhay? Aba, hindi ko alam kung sinasabuhay nila yun. Basta hindi ko alam kung nakapag-usap na yung magkabilang panit. Or nakatakda pa lang na mag-usap. Parang hirap na hirap sila rin sa episode lately, na ito. Lately, ha? Lalo today, ha? Lahat ng tatlong topic. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lois. Sa lahat po ng mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Road to 1 million na po kami!
konti na lang. So sana po dumagdag na po kayo. Mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click niyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay niyo po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyo, ang kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po, meron po tayo dyan bagong vlog ha. At sana po yung mga ikakasal dyan o yung mga mag-celebrate ng debut at party or kahit ano po mga corporate events, mga launches, anniversaries, awards night, ayan po. Meron pong events company si Mamaloy. Ako po tsaka yung mga angels ko, yung La Vida Events Company. Ayan po. Sana po maging katuwang po kami sa pag-execute ng inyong mga dream events. Tsaka yung mga weddings. Grabe. Thank you po, Nay. Tsaka yun, di ba, yung pag gumagawa ka ng wedding, ang tagal bago sila maghiwalay. Hindi! Ang dami ng mga ilang taon na, mga magdedebut na nga yata yung anak. Ganun na pala ako katagal sa wedding industry. So. Ikaw namang Mahadera, Brenda. Yes. Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking FB page. Ate Marna po, M-R-E-N-A. Yes. At syempre pa ang aking pong panayam pa rin kay Robby Domingo. At syempre meron tayong 1-on-2 or 2-on-1. Siyempre, si Uge at si Maring Pokey. Naku, umiyak si Pokwan. Bakit? Naku, ito. Ang dami na nagawa ni Uge at ni Pokwan na comedy films. Hindi ba kayo nagkaroon ng teka? Parang lamang ang exposure niya kaysa sa akin. Hindi rin talaga madali mag-shooting ng pelikula, OG eh. Award-winning international ito eh. Diba? Binabalansin ko lang. Hindi mo rin siya masisisi na talagang... Lalo na si Uge, parang ang balita sa'yo eh, masyado kang picky ka sa mga role na ginagampanan mo o sa project mo. At this point, yung kwento ang may kwenta. Yeah. Kasi nangihinayang ako sa effort kung wala namang kwenta yung script. Si Uge ay ang priority niya ay yung pag-ibig. Oo. So iba naman ang priority niya. Pag-ibig rin. Sibot ka nga na sinasabi ko, walang nanay ang gustong mawasak ang pamilya. Guys, may gawin kang maganda, may nasasabi kayo. May gawin kang pangit, may sinasabi kayo. Alam nyo kayo na may problema, ang toxic nyo. Ay, paiiyakin ako leche. Ayan. Ang kabuuan niya sa OGDS Inspires na nasa I1PFC na rin po, ha? Yes. At syempre ang OGDS Showbiz Update ay may fan page po. Yes. Opo, ha? Ayan, pwede po kayo mag-follow dyan. At nandyan din po yung OGDS TV. Baka pwede nyo na i-follow, ha? Meron din po kami sa Apple Podcast at sa Spotify kung ayaw makita mga pagmumukha namin. Ang dami na yung mga nakikinig din pala sa atin. Oo, kasi nagrarasa pag nagdadrive. Oo, di ba nakakatuwa naman. Maraming salamat sa The Ohana Boracay Beach Resort. Yes. Sa inyong mga regalo sa amin. Thank you so much, Tita! At syempre, si Doc JC Solis ng Gorgeous Magazine. Maraming salamat for our vanity. Kita mo naman, no? Diba? Left and right, nakakasmile na ako ng bonggang-bongga, nice. Oo nga, di ba? Mm. Ayan naman yung final mo naman kay Doc LJ Libatike ng pa, Smile Kuya. Creation. Hindi pa, magkikita pa kami. No, parang pinagtataguan ka na. May joke lang. Ayan, si Smile Creation naman si Brenna. Yes! Ayan, Ideal Vision, maraming salamat. Kay Doc Jessica D. And thank you very much, Sir Mick, ng Headway Vera Salon. Ayan. Mga Headway Vera Salon babies na tayo na. Yes. At syempre pang Premier Drip at Celeb Skin for my skincare on. Yes. Oh, thank you so much. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gigising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihigilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Huwag ka na mag-knock-knock. Hindi na sila natutuwa. Kasi inumpisahan mo sa mga kagagahan mo kanina. Ha? Ayaw mo nang bumawi. Nako, anong gusto mo?
Bonus o ha? Magnanaknak ka. Anong naknak po yan? Next time na yung naknak po yan. Ay, tanda ko may bonus! Bago.